Thank you.
lalaki na katayo sa isang patlang. Ang isa'y kinuha at ang isa'y naiwan. Dalawang magkapatid may aalis at mag-iwan sa bahayan ni Punin habang
Okay, sorry po mga kapatid, wala palang boses ano. Okay, muli po, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po muli ang inyong lingkod, Jeben Junio. At ito po ang programa ng Light in the Dark Ministry, Pauwi na sa Langit. Mga kaibigan, naranasan nyo na po ba na inyo pong maipagkaila ang ating pong Panginoon? Sa banal na kasulatan po ay atin agad na alala kung sino yung nagkaila sa ating Panginoon. Walang iba kundi ang atin po ang kanyang pangalan ay si Pedro. Kaya nga mga minamahal, samahan niyo kaming muli dito sa programang ito na sa gayon po ay lalo tayong maging malapit sa Panginoon. At makompose natin ang ating sarili at makahingi tayo ng tawad sa Panginoon. Nang sa gayon po sa kanyang nalalapit na po na pagdating ay tayo po ay magsama-sama sa langit. Tayo po ay pauwi na sa langit. Ang programa pong ito hanitin po sa inyo ng Light in the Dark Ministry Admin at ng mga sponsors nito. Kami po ay nagagalak muli mga minamahal ha, na kayo po ay makasama sa umagang ito. Mga minamahal kong mga kapatid, kaya samahan nyo kaming muli mga kapatid ha, dito po ngayon sa programang ito ng Light in the Dark Ministry, Pauwi na sa Langit. Nais ko lang din pong batiin no, ang atin pong mga viewers ngayong umaga. Okay, nais ko lang batiin po sila Brother Bert Kaliw-Kaliw. Brother Bert Kaliw-Kaliw no, akin din pong pinapaabot no sa pamilya ni Brother Bert ang taus-pusong paikiramay po ng programang ito sa pagkawala po ng inyong anak no. At napakabata pa po ng anak ni Brother Bert ano. At dalangin ko Brother Bert ay mapanagumpayan niyo po ito at sa awat habag ng Diyos Brother Bert ay makasama niyo rin po no ang inyo pong mahal na anak. Kaya pagpalain po kayo Brother Bert at ang inyong buong sambahayan. Okay, so nice nating batiin ang ating mga viewers mga kapatid. Okay, wait lang po, medyo nagloloko ang ating yan. Okay, happy viewing din po kay Tita Mila Luz Bartolome, Tita Mila. At nandyan din po si Tita Noblesa Cruz. Tita Noblesa, happy viewing. At nandyan din po si Nanay Abad.
Evelyn Abad, magandang umaga po sa ating lahat, ang kanyang pagbati. At syempre, nandyan din po ang ating pong staff, si Sister Lenny Mangubat. Sa panguna po ay Sister Lenny Mangubat, Sister Marjorie Balonzo, Sister Charin Valiente at Brother Cornelio Valiente. Magandang umaga sa ating pong mga staffs. At nandyan din po si Sir Winfred Hilao, magandang umaga po and happy preparation day Bro Jeb and LDM staff. Yes, magandang umaga po Sir Winfred. At kay Ann Andares, good morning Pastor, God bless you. Yes, God bless din po kay Sister Evi Malabrigo Ortiz, magandang umaga sa lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Yes, magandang umaga din po Nanay Evi, kay Tatay Leo at Lola Eli ha. At kayo po ay magpakalakas ng mabuti, no? Nanay Evi. At lagi po namin kayong ipinapanalangin. At kay Sister Rebecca Abelia Cusi, good morning Bro Jeb and LJ, are all LDM team and viewers. Thank you po. At kay Nanay Luisa Hamon, isang magandang umaga po sa lahat. Happy Vesper. Happy Vesper din po. At kay Sister Sonia Bustarga, good morning po sa lahat, ang kanyang pagbati. Nandyan din po si Sir Ramsey Doronella, good morning Bro Jeb, ka LDM, ganun din sa lahat ng nanonood sa programa na to. God bless us all. Kay Tita Florence Bautista, magandang gabi sa inyong lahat and bless your ministry, Pastor. Thank you po, Tita Florence. At nandyan din po si Brother June Ulgina, good morning po Bro Jeb. At sa lahat na God bless. Yes, God bless din po. At nandiyan din po Sister Marites Sagnoy. Good morning sa lahat. Happy Preparation Day ang kanyang pagbati. Nandiyan din po si Sister Merlita Duluki. Wala po audio. Yes, may audio na po. Pasensya na po kayo. Hindi ko lang napindot yung mic, yung on ng mic po, no? Okay. At nandiyan din po si Tita Noblesa. Okay, wala ding sound, sabi niya. At andyan din po si Nanay Mercy Bacolod Canlas, good morning ka LDM, God bless sa inyong lahat. Okay, thank you po. At andyan din po si Sister Tan Samontesa. Yan. Sabi po dito, watching from Saraya, Quezon. Naway patuloy tayong palakasin sa isa't isa sa pamagitan ng panalangin at pag-uunawaan ng bawat kahinaan at karanasan. Maraming salamat sa Diyos at dininig ang ating panalangin sa paglutas sa napakalaking pagsubok sa buhay ko noong 2020. Nawa patuloy tayong manalangin at malutas na ang aming suliranin sa buwan na ito. Maraming salamat po sa panalangin from Brother Jonathan Guatno. Yan, happy viewing po Brother Jonathan Guatno. At nanonood din po sa atin si Presi Castillo Rumbawa. Yan, good morning po sa lahat. Yan, good morning din po mga kapatid. At sabi nga po dito ni Tess Nazareno, gandang morning sa lahat. Happy Friday, God bless. No, ngayon po ay preparation day na pala mga kapatid, no. Happy preparation day sa ating lahat. Talagang ang bilis po ng takbo ng mga panahon po mga kapatid. Kaya patuloy po tayong mag-aral ng salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin na mga kapatid sa ating pong pagsisimula ng ating pong morning devotion. Dakila at mapagpala po naming Diyos, Ama na nasa mga langit. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa buhay at kalakasan ninyo pong ipinagkaloob sa amin. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming papuri at pag-ador sa inyong dakilang pangalan. Kayo lang po ang dapat naming maitaas sa aming kalagitnaan, sapagkat kaming lahat, Panginoon, ay makasalanan. Kaya kayo lamang po ang kadapat-dapat na aming pong purihin, sambahin, sapagkat kayo ang nagpapatawad sa bawat isa sa amin. Dalangin lang namin, Panginoon, na sa aming pong morning devotion sa umagang ito ay maunawaan po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Siya po ang magpapaliwanag sa amin, magpapaunawa sa amin ang aming pong morning devotion. At kami, Panginoon, ay lalakad kasama po ninyo. Kaya nga po, patawarin niyo po kami kung sama kami nagkulang at nagkasala.
sapagkat ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling din na dalangin, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating pong pagbabasa ng ating pong morning devotion. Kung may mga karagdagan po kayo, mga kapatid, ay nyo lang pong ilagay dyan sa ating pong comment section, okay? At lalo tigit, kung may mga pre-request po kayo, ilagay nyo na po dyan sa ating pong comment section, at para po mamaya po ay maisama na natin agad sa ating mga listahan ng ating po mga prayer request. Ang title po ng ating devotional sa umagang ito ay Paano Natin na Ipagkakaila si Jesus. Sabi po dito sa Mateo 10:33, ang sabi po ay ganito, "Ngunit sino mang magkakaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit." Mga kaibigan, mga kapatid, may warning ang ating pong Panginoon sa lahat po ng magkakaila sa Kanya, ay ipagkakaila din po tayo ng ating pong Panginoon. Sabi dito sa ating devotional, mga minamahal, nagpapatuloy si Jesus sa inyong pagkilala, sabi dito, sa inyong pagkakilala sa akin sa harap ng mga tao, gayon ko rin kayo kikilalanin sa harap ng Diyos at ng banal na anghel. Kayo dapat maging saksi ko sa lupa, mga daluyan ng aking biyaya para sa kagalingan ng sanlibutan. Kaya ako'y magiging kinatawan ninyo sa langit. Hindi tinitignan ng Ama ang may mga depektibo mong karakter. Hindi tinitignan ng Ama ang mga may depektibong karakter. Ngunit nakikita niya kayong nadadamitan ng aking kasakdalan. Ako ang daluyan kung saan ang mga pagpapala sa langit ay darating sa inyo. At ang lahat ng nagpapakilala sa akin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aking sakripisyo sa mga nawaglit ay pakilala bilang bahagi ng kalulatian at kagalakan ng mga tinubos. Kaya nga, mga kapatid, no, tayong mga tao ay wala tayong may pagmamalaki sa ating pong Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Sapagkat kung ano ang meron tayo ngayong relasyon sa Diyos ay dahil po yan sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang nais po dito, una, ang punto ng ating morning devotion ay kilalanin natin si Jesus na siya nagsakripisyo ng buhay niya alang-alang sa atin. Si Jesus na mula na nagpalit ng ating kadamitan mula doon sa tinatawag natin na kasalanang kasuotan patungo sa kasuotan ng kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian po yan, walang iba, ay sa ating pong Panginoon, mga minamahal. So, ang ating Panginoon ang namamagitan sa atin sa langit, siya po ang nagtatanggol sa atin sa langit. Kaya noon, mga kapatid, nakikita ng Ama natin sa langit yung kadepektuhan ng ating karakter. Ngunit nung tayo po ay nagpasakop sa Diyos, kinilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang personal nating tagapagligtas, tayo ngayon, mga kapatid, ay hindi na nakikita ng Ama ang depektibong karakter natin sapagkat si Kristo na ang nasa buhay po natin, mga minamahal ko, mga kapatid. At bilang panyaya sa atin ni Kristo, kailangan nating ibahagi ang kanyang sakripisyo sa ibang tao, sa mga hindi pa kinikilala ang Diyos, mga minamahal. Kaya napaka-importante po talaga na tayo ay marunong magbahagi ng salita ng Panginoon. Maraming kaparaanan, mga kapatid, yung pagbabahagi. Pwede tayo sa individual, sa ating trabaho, pwede tayong makapag-anyaya o maipakilala si Kristo sa trabaho natin, ano man ang ating trabaho. Kagaya po ni Sister Kreseni, ang member po dito sa Bagumbong, mga kapatid. So, para makapagbahagi siya ng salita ng Diyos, siya po'y bumibili ng mga libro natin, mga kapatid. Okay? Yung mga books natin na mabibili po sa mga literature evangelist ay kanya po itong
binibili, kagaya po ng The Great Controversy. Yan, binibili po niya yung mga libro na makatutulong upang makilala ng tao ang Diyos. At yun po yung kanyang pinamimigay sa kanya po mga staff, mga kapatid. Yan. Kaya doon sa bagay na yon, sa kanyang trabaho, mga kaibigan, ay nakapagbabahagi siya ng salita ng Diyos sa kanyang mga katrabaho. So ibig sabihin, hindi po hadlang na hindi ka marunong mag-Bible study o magsalita ng biblical, no, ay hindi ka na makakagawa sa gawain ng Panginoon. Maraming kaparaanan, mga kapatid, kaya nga nandyan yung ating mga libro na pwedeng magsalita sa atin. So, pwede tayo sa ating mga katrabaho, tayo po ay mamigay ng mga libro na magpapakilala sa kanila sa ating pong Panginoong Hesukristo. Pwede rin doon sa tinatawag po natin na mga kaibigan po natin. Yan, invite natin sila. Invite natin silang manood ng mga programa po natin, mga minamahal. Hindi lang naman ang programa, hindi lang naman itong Light in the Dark Ministry. Sa ating pong denomination, mga kapatid, simula na nagka-pandemic, ay dumami po talaga, mga kapatid, ang ministry. Okay? Nandyan po yung Gospel Commission 14-4. Nandyan po yung The Written Truth Ministry ni Brother Architect Maiton Balaljang. Okay? Si Architect, sa kabila nga po ng kanyang kabihisihan, ay nakapagbahagi pa siya ng salita ng Diyos. Ganon din si Brother Noel sa kanyang pagiging businessman, ay hindi po hadlang yung kanyang gawain, mga kapatid. Nandyan naman yung para sa kabataan, si Brother Glenn, no? Yung kanyang Disciples Youth Ministry, nandyan din po. At nandyan din po yung pangangaral ni Brother Jonald Arizobal, ang Tinig Media Ministry, mga kapatid. At nandyan din po yung naglalakihan po natin mga ministry, kagaya ng kapitulo, versikulo, at tinatawag po natin na pag-aralan natin. At nandyan din po mismo, kung sa TV man sila gusto manood, nandyan naman yung ating Hope Channel, nandyan yung North Philippine Union Conference, nandyan yung ating mga konferensyang magbibigay sa kanila, mga kapatid, ng pabalita. Kaya mga kapatid, ito kasi yung inaasahan ng Diyos sa atin ngayong tayo po ay na kay Kristo na. Na tayo po ay nagbabahagi na ng salita sa ibang mga tao. Yung kanyang sakripisyo ating ibahagi sa kanila, mga kapatid, yung gospel. Kaya nga yung sakripisyo niya, doon sa sakripisyo niya, ang sabi doon sa John 3:16, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ngayon, kung tayo po'y sasampalataya sa Kanya at ating tatanggapin yung sakripisyong ibinigay sa atin ng Diyos, mga minamahal, yung tawag dito, ipinagsakripisyo sa atin ng Diyos, ay meron ngayong buhay. Kaya purihin po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po sabi po dito, no, ang lahat ng nais magpakilala kay Kristo ay dapat may Kristo na nasa kanila. Okay? So ibig sabihin, bago tayo magpakilalang may Kristo, dapat nabubuhay na po pala si Kristo sa buhay po natin. Hindi nila maipababatid ang mga bagay na hindi nila natanggap. Yan. Maaring makapagsalita ng mahusay ang mga alagad tungkol sa doktrina. Maaring kayanin nilang ulitin ang mismong sinalita ni Kristo. Ngunit maliban na nasa kanila ang kaamuan at pag-ibig na katulad ni Kristo, hindi nila siya ipapahayag. So pag tayo pala ay magpapahayag, mga kaibigan ko, mga kapatid, so dapat pag nagpapahayag tayo, lalo tigit sa ating mga doktrina, katulad sa pagpapakilala natin kay Kristo, dapat meron tinatawag na kaamuan at pag-ibig. Yan, mga kapatid. Tandaan po natin yan, ha? Lalo tigit sa ating po mga marunong mag-Bible study, marunong magpahayag. Tayo po ay hindi tayo magiging dogmatic na gusto talaga nating paggawa sa nila. Hindi po. Dadalhin natin dito sa tinatawag natin na kaamuan at pag-ibig. Okay? So, kailangan mahinahon tayo. Patiently, itinuturo natin sa nila yung pabalita ng ating Panginoon at ang sakripisyo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? So, bilang mga Kristiyano naman, mga kapatid, na nagpapahayag ng salita ng Panginoon, kailangan may kaamuan at may pag-ibig po na ating ipinapahayag ito according po sa ating pong propetisang si Ellen G. White. So sabi po dito, maaring kayanin nilang ulitin ang mismong salita ni Kristo, ngunit
malibang nasa kanila ang kaamuan at pag-ibig na tulad kay Kristo, hindi nila siya ipinapahayag. Yan. So kailangan ng kaamuan at pag-ibig, mga minamahal, sa pagpapahayag natin sa ating Panginoon. Ang isang espiritong salungat sa espiritu ni Kristo ay ipagkakaila siya. Anuman ang pagpapahayag, maaring ipagkaila ng mga tao si Kristo sa pamagitan ng pagsasalita ng masama, sa pamagitan ng mga kalokohang salita, sa pamagitan ng mga di totoo at di mabait na salita. Maari nilang ipagkaila sila sa pamagitan ng pagtanggi sa pasanin ng buhay at sa paghahanap ng mga makasalanang kalayawan. Maari nilang ipagkaila siya sa pamagitan ng pagsang-ayon sa sanglibutan, sa pamagitan ng walang galang na pag-uugali, sa pagmamahal sa kanilang sariling opinyon, sa pamamagitan ng pagtutuwid sa sarili, sa pamamagitan ng pagmamatuwid sa sarili, at sa pagkakaroon ng alinlangang pagkipag-away, panalita sa kadiliman, sa lahat ng ito, ipinakilala nilang wala si Kristo sa kanila. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang tanong, paano ko ba may pinagkakaila ang Panginoon? May pagkakaila ko rin pala ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko. Ibig sabihin, kung ako po ay, kunwari, ako po ay aktibo sa paglilingkod sa Diyos, no? Ngunit yung buhay ko naman ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ako ay sumasang-ayon sa sanglibutan. Ako ay nagsasalita ng hindi maganda. Okay? Ako ay nagmumura. Ako ay madaling magalit. Madali akong sumigaw. Madali akong kumbaga, yung hindi karakter ni Kristo, mga kapatid. Yung mga masasamang pag-uugali, dito pala natin isa sa naitatanggi ang Panginoon. Kasi sinasabi natin na tinatanggap natin ang Diyos, ngunit hindi pala nababago yung buhay natin. Ibig sabihin, mga kaibigan, pag sinabi po natin tayo po ay na kay Kristo na, dapat yung mga karakter natin nababago na po lahat. Okay? Mas pinipili na natin ang maglingkod sa Diyos kaysa maglingkod sa sanlibutan. Mas pinipili na natin gumawa sa kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ng sanlibutan. Sapagkat hindi tayo pwedeng maging balimbing, mga kapatid. Okay? Na minsan dito ko sa side na ito at minsan dito naman ako sa side na ito, magiging balimbing tayo, hindi po, mga kaibigan, mga minamahal. Okay? So ang ating paglilingkod sa Panginoon ay talagang straight, no? Kung anong kanyang kalooban, yung ang ating susundin. Huwag nating ipamuhay ang makasanlibutang pamumuhay, sapagkat kung ating ipamumuhay ang makasanlibutang pamumuhay, diyan po natin naitatanggi sa buhay natin ang Panginoon. Tandaan po natin, ang nagtatanggi sa Panginoon ay kanyang itinatanggi din. Okay? So sa pamagitan pala ito ng ating karakter, ng ating isinasabuhay, ay naitatanggi po natin ang Panginoon. Kaya dapat mas lalo nating kilala siya at alam natin kung ano ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin, kung ano ang mabubuting gawa ng Panginoon, yun ang atin pong tignan, mga kapatid, yung kanyang mga hakbang na mga mabubuting mga gawa, doon natin isusunod ang ating mga sarili sa kanila. Pero sabi nga po dito, yung wag naman tayong magiging ano, mga kapatid. Sabi dito, no, sa ating devotional, ano pong sabi po dito, yung manatili pagmamatuwid sa sarili. Yun, wag naman nating gawin yun. Na sasabihin natin, may kasalanan ito. Minsan kasi ang mga tao, mga kapatid, mahilig magturo, makasalanan ito, buti na lang ako, mabuti akong tao. Ganun po kasi minsan, mga kapatid, pag isa pala sa masamang karakter o yung naitatanggi natin ang Panginoon, yung tayo ay nagmamatuwid sa sarili natin. Hindi naman porke, mga kapatid, nakagawa ka ng mabuti, aktibo ka sa iglesia, ikaw ay talagang magaling sa iyong paglilingkod sa Panginoon, ikaw ay the most holy one. Hindi, mga kapatid. Yun yung tinatawag natin yung pagmamatuwid sa sarili. Huwag tayong magtuturo ng makasalanan. Okay? Kundi magsisi tayo sa ating kasalanan. Ulitin ko, mga kapatid, huwag tayong magtuturo sa mga makasalanan, kundi ating ihingi ng pagsisisi ang makasalanan natin mismo, individual, mga kapatid.
Okay? Kasi yan ang sinasabi sa ating devotional, yung pagmamatuwid sa sarili. Baka mamaya, nakagawa ka na ng mabuti, abay, ipinagmamatuwid mo na ang iyong sarili, mga minamahal. Kaya, yung ating leksyon ng Sabado, mga kapatid, mapapalad yung mga poor in the spirit. Nang ibig sabihin, yung mga nagsisisi, yung tinatanggap na sila'y makasalanan, yun pala po yung poor of the spirit, mga kapatid, doon sa tinatawag po natin na poor in the spirit doon sa banal na kasulatan. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang lahat ng sa pamumuhay natin, sa karakter natin, kung ang dalawang ito ay hindi sang-ayon sa kalooban po ng Panginoon, yung karakter at ang buhay natin, na itatanggi pala natin ang Panginoon. Kaya ang maganda nito, mga kapatid, magsisi tayo at lagi nating i-consider yung ating sarili na makasalanan. Kagaya ni Pablo, hindi niya kailanman, mga kapatid, hindi niya sinabi na ako si Pablo na naglingkod ng Diyos ay matuwid. Hindi niya sinabi, mga kapatid. Ang sabi pa nga ni Pablo, mga kapatid, ako ang ama ng mga makasalanan. Oh, di ba? Ibig sabihin, talagang inaako niya sa sarili niya na, Lord, makasalanan ako. Kaya patawarin mo ako, Lord. O kaya yung maganda din po yung karakter ni Pablo, mga kapatid, na talagang inaamin niya sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, ako ang ama ng makasalanan, pero hindi naman siya yung ama. Sapagkat ang alam naman natin, mga kapatid, yung nauna na makasalanan o yung nagdala sa atin sa kasalanan ng ito, walang iba kundi si Satanas, mga kapatid. Pero sinabi ni Pablo, ako ang ama ng makasalanan. Kaya i-consider natin lahat na tayo po'y makasalanan, mga kapatid, at tayo po ay makapumumuhay ng matuwid. Ngunit kung i-consider natin na tayo po'y matuwid, hindi natin o naitatanggi natin ang Panginoon sa buhay po natin. Ano pa pong sabi po dito, mga minamahal? Sinabihan ng tagapagligtas ang kanyang mga alagad na huwag umasa umasang ang galit ng sanlibutan sa Ebanghelyo ay mapagtatagumpayan sa paglipas ng panahon. Titigil ang pagsalungat. Sinabi niya, hindi ako pumarito para magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Ang pagkakaroon ng labanan ay hindi sa bunga ng Ebanghelyo kundi sa bunga ng pagsalungat dito. Sa lahat ng pag-uusig, ang pinakamahirap sa lahat ay ang pagkakasalungatan sa tahanan at paghihiwalay sa mga pinakamamahal na mga kaibigan sa lupa. Ngunit ipinapahayag ni Jesus ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa sa akin na hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki at sa anak na babae nang higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Eh bakit kaya sinabi po ng Panginoon na kung tayo iibig ng higit sa ating ama, mga kapatid, sa pamilya natin, eh alam naman natin, mga kapatid, na consider agad iniibig natin sila. Wala naman siguro po dito na magsasabi, mga kapatid, na Lord, huwag ka mag-alala kasi di ko naman mahal ang pamilya ko eh. Mga kapatid, di ba? Alam naman natin yan. Na pag sinabing pamilya, mahal mo agad yan. Kahit ano, gagawin mong pagsasakripisyo. Pero bakit sinabi po dito ng Panginoon na yung tawag dito, sabi po dito, mga kapatid, yung umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang ibig sabihin lamang doon, mga kapatid, kunwari, yung magulang mo ay naipabatid mo sa nila yung Ebanghelyo o ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Ngunit itong mga mahal mo sa buhay hindi nakilala sa Panginoon. Nagpatuloy sa pagkakasala. Okay? At dahil sa mahal mo sila, nagpatuloy ka rin sa pagkakasala, abay maging makasalanan ka rin, kagaya ni Adan. So mapapahamak ka din. So ibig sabihin, unahin talaga natin ang Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Kung gusto natin ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin lang kasi ng Panginoon, mga kapatid, kung hindi man magbago yung ama, anak mo, o kung sino mang mahal mo sa buhay, ay hindi naman yan makahadlang sa pananampalataya at kaligtasan mo unless na sumunod ka sa kanila. Okay? Ulitin ko ha. Hindi makakahadlang
na hindi nagbago o hindi kumilala yung iyong mga mahal sa buhay sa Diyos, hindi makakahadlang sa pananampalataya mo at sa kaligtasan unless nasumunod ka sa kanila, na hindi mo na rin kilalanin ang Diyos. So yun ang ibig sabihin po nito. Hindi ibig sabihin na huwag mo nang irespeto yung magulang mo. Huwag mo nang mahalin yung mga kapatid mo, yung pinsan mo, yung kamag-anak mo, huwag mo nang mahalin. Eh kasalanan din sa Panginoon po yun. Kahit na sila po yung makasalanan, ibigin pa rin sila. Pero huwag higit sa Panginoon. Dapat ang pag-ibig natin ay higit talaga sa kanilang lahat. Higit sa Panginoon. Lagi sa Panginoon, palagi mga minamahal. Okay? Kasi sila mo, mga kapatid, ay hindi makapagliligtas sa atin. Kumbaga, ang mas higit na ibigin natin o pahalagahan natin, yung magliligtas ng buhay natin, ang ating pong Panginoon. Pero wag naman nating isawalang bahala yung mga mahal natin sa buhay. Kaya nga kung gusto natin silang makasama sa langit, mga kapatid, umpisahan na natin ngayon na maipakilala sa nila si Kristo. Okay? Wag nating kasi marami nagsasabi na tsaka na lang pag may oras. Ang tanong, mga kapatid, may oras pa ba talaga tayo? O naghahabol na lang tayo ng oras? Imagine nyo, mga kapatid, ang bilis ng oras, Friday na naman. Ang bilis ng panahon, rather. Friday na naman, mga kapatid. Oh. Kaya, wag na nating sayangin yung oras po natin kung gusto nating makasama sa langit yung ating mga mahal sa buhay. At wag natin silang hayaan, mga kapatid. Kunwari, ito na lang, pinaka-basic, mga kapatid. Kunwari, tayo po ay nag-worship sa Panginoon. Nanonood tayo ng mga program natin tuwing umaga. Huwag nating hayaan na tayo po, ang ganda-ganda ng panood natin. Grabe, nafe-feel kong manood. Pero yung mahal ko sa buhay, hindi ko man lang maimbitahan. Hoy, mag-devotional muna tayo dito. Hoy, manalangin muna tayo dito. Pero ikaw, enjoy ka na manood ng programa. Ibig sabihin, mag-invite ka naman sa kanila. Huwag mo silang hayaan na sila'y malugmo kung saan man sila. Kundi, ano mo sila anyayahan, pero huwag mong pilitin. Kasi ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi po ipinipilit, kundi ipinapakilala mo lang sa kanila at sinasabihan mo lang sila na may pag-ibig. Okay? Huwag nating hayaan, mga kapatid, na tayo nag-i-enjoy sa salita ng Diyos pero hindi na-enjoy ng ating pong pamilya. Dahil hindi po nila pinapriority ang salita ng Diyos. Huwag tayong manghinawa na magbigay ng paalala sa ating pong mga mahal sa buhay. Kaya nga sabi po dito, mga kapatid, ang misyon ng lingkod ni Kristo ay isang mataas na karangalan at isang banal na pagtitiwala. Walang gawang kabutihan o ipinapakita sa nila sa kanyang pangalan na hindi kinikilala at gagantimpalaan. At sa parehong malumanay na pagkilala, isinasama niya ang pinakamahina at pinakamababa sa sambahayan ng Diyos. Yan po, mga kapatid. So, anuman yung ating ginagawa para sa gawain ng Diyos, mga kapatid, para sa gawain ng Panginoon, para makilala ng sanlibutan si Jesus, ay hindi po yan, kaibigan ko, mga kapatid, kinalilimutan ng Diyos. Kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta sa programang ito. Mga kapatid, hindi po kayo kinalilimutan ng Diyos. Hindi po kayo kahit kailan kakalimutan ng Diyos. Okay? Kaya yung ating effort, yung ating paggawa, pagkilos, sa gawain ng Diyos, mga kapatid, nako, may malaki tayong karangalan sa Diyos pagdating ng panahon, mga minamahal. Kaya ang sarap talaga na mangaral, mga kapatid. Ang sarap na may pangaral natin ang salita ng Diyos. Kaya sa mga programa po natin, hindi personal ang ating pangaral, kundi plainly Bible, plainly sa salita lamang po ng Panginoon tayo, ipinapangaral natin ang salita ng Panginoon sa kanila. At yan, mga kapatid, ang lahat ng ating mga ginagawa. Baka nga mga kapatid, ano? Yung simpleng pag-share natin ng ating mga program, tuwang-tuwa ng Panginoon. Anak ko yan. Alam mo yung nakagawa yung anak mo ng mabuti, mga kapatid, di ba? Yung parents, yung magulang, tuwang-tuwa. Lalo na kung may honor yung anak niya. Nako, anak ko yan, kumpare, anak ko yan.
Kaya kung tayo po ay makikisangkot sa gawain ng Panginoon, isipin na lang po natin, mga kapatid, yung sakripisyo ng Diyos. At yung katuwaan niya na sa kabila ng sakripisyo niya, may mga anak siya na naglilingkod sa kanya at nagpapatuloy na maipakilala si Kristo sa bawat tao. Kaya kung ating maipakilala si Kristo, mga kapatid, magiging proud sa atin ng Diyos. Anak ko yan. So maraming salamat po, mga kapatid, sa atin pong sa inyo pong panonood ng programa po natin. Kung meron naman po kayo mga prayer request, inyo lang pong ilagay sa ating pong comment section, nang sa gayon po ay ating maisama sa ating mga panalangin. Tayo po idadako sa ating pong segment, Someone is Praying for You. Okay, tayo po idadako sa ating po mga pre-request. Pero pagbati po muna kay Sister Lelit Nepomuceno Juaykay, happy viewing po. At kay Sister Revelyn Ronas Padilla, happy viewing po. Sabi nga po ni Tita Mila, hi cousin Revelyn. Ah, cousin pala po ninyo ito, no? At tita. Okay, happy viewing po. Okay, ating panalangin po yan. Yes, happy viewing din po kay Sione Pedraza. Ayan, okay. Kay Lelit Nepomuceno Juaykay, we cannot serve into two masters. Kaya kung si Kristo ay mahal natin, pagsikapan po natin na maging tapat sa Kanya, kay Kristo lang natin matatagpuan ang kapayapaan at kaligtasan. Yes po, tama po yun. Well said po, Sister Lelit, no? Yes, sabi nga po, tama po kayo, di lahat ng aktibo sa gawain ay maliligtas at matuwid. Sabi po ni Sister Lelit, humbleness ang dapat makita sa bawat isa. Yes, well said po. Maraming salamat po sa inyong mga karagdagan, mga kapatid. Okay, so tayo po idadako sa ating mga pre-request. Nandiyan na po ba Ate Lenny yung ating mga pre-request? Okay po, nandito na po ang ating mga pre-request. Galing po kay Sister Sione Pedraza, good morning po. Pakisama po sa prayer ang aking buong pamilya na magkaroon ng katahimikan at ingatan sa lahat ng uri ng sakit. Karamdaman, salamat po. Okay po. Kay Sister kay Tita Noblesa, pakisama uli sa prayer si Rodrigo Isidro sa kanyang diabetes kasi umakyat na ang manas sa kanyang tiyan. Thank you ulit. O sige po, isama po natin, no? Sa panalangin natin yan. So meron po ba mga pre-request po dito, mga kapatid? Sabi po dito ni Brother June Olgina, Bro Jeb, pasama ulit sa prayer family namin. Salamat ng marami. Si Brother Dexter Tagaroma, sabi po niya dito, wait lang po ah, screenshot muna natin. Yan.
Okay, mag-send na po kayo mga kapatid ng inyong po mga pre-request. Ayan. O yun, para hindi isa-isa Ate Lenny. Ayan, okay. Thank you Ate Lenny ha. So sabi po dito ni Tita Agnes, pray po ang COVID ay matapos na sa buong mundo. Kay Tita Agnes, okay, Tita Agnes pala yun. Dexter Tagaroma, pasama po sa prayer ang kaibigan ko na si Jerome Cuela, Cuel, sa patuloy na pag-recover niya sa pagkawala ng kanyang asawa. Okay po. Kay Tita Mila, Mila naman, continue praying for Anthony Robiego na sana magkaroon na ng kidney donor. Thank you. Okay po. Atin pong ipanalangin po lahat ng iyan mga kapatid. Kaya ilagay nyo na po lahat dyan ng ating po mga pre-requests. At para po maisama po natin ngayon sa umagang ito, mga minamahal na mga kapatid. Okay. Dito naman po kay Tita Florence Bautista. Yan, tulungan ko na sa Teleni. Minsan kasi yung kanyang cellphone mga kapatid ay nagahang. Sabi po dito ni Tita Florence, please pakisama sa dalangin ang aming mga relatives, sila John, Mildred Rafanan and family Ruben, Esme Bautista, Nelson and Rhoda family, Chris and Robbie Mahel and family, my family, thank you. Opo, Tita Florence, ating pong isama po yan sa ating panalangin sa umagang ito. Okay. Sabi po dito ni okay. Wait lang po ha. Tutulungan ko na sa Ate Lenny kasi minsan naghahang na po yung kanyang cellphone. Yan. Sabi po dito ni Taki Pimin Mindao. Pre-request to my whole family na sana malagpasan namin ang mga pagsubok sa aming buong pamilya. My mother-in-law, she passed away last Sunday. Ay, nakikiramay po kami sa inyo, ang buong team LDM po, at siyempre yung ating mga viewers ngayon ay nakikiramay po sa Mindao family. Yan, nakikiramay po kami sa inyo mga kapatid. At alam ko po na pagpapalain po kayo ng Diyos, sasamahan kayo ng Banal na Espiritu. Kay Sir Winfred Hilao, please pray for my last day of class today that all requirements in grade 3, 6, and 8 will be totally done later. Thank you po, Sir Winfred. Kay Tita Meng, kay Nanay Meng Gomez Antonio, pakisama po sa pray. Hindi maayos ang pakiramdam ko. Okay po, naku nanay. Ating panalangin po yan, huwag kayong mag-alala. Yan. Okay. Yan po. So kung wala na po tayo mga pre-request mga kapatid na darating, tayo po ay dadako naman sa ating pong panalangin. Pero dito po pala no, sabi po dito ni Brother Bert, Brother Bert, ulit po no, nakikiramay kami sa pamilya po ninyo sa pagkawala ng inyong anak. Whisper a prayer for my family in the Philippines and abroad. Siyempre, okay po, Brother Bert, kaliw-kaliw. Ating panalangin po yan, Brother Bert. Yan. Kay Isaiah David, pa-shout out Brad. Oy, shout out po kay Isaiah David. Yan, Brother Isaiah, pagpalain kayo ng Panginoon diyan, mag-ingat po kayo palagi. Yan, shout out po sa iyo at sa buong pamilya po ni Brother David. Yan. Okay po, mga kapatid. Yan. So tayo po ay dadako na mga kapatid sa ating po mga pre-request. Tayo po ay manalangin na po sa umagang ito.
Dakila at mapagpala po naming Diyos na ang tahanan po ninyo ay nasa mga langit. Sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy po naming itinataas ang inyong dakilang pangalan dahil sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin. Panginoon, huwag po sana kami, Panginoon, na magsawa na maipakilala kayo sa buong sanlibutan. Himukin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging masigasig sa gawain po ninyo, sa gawain inaatang niyo po sa amin upang aming po mapabatid sa kanila, Panginoon, ang inyong sakripisyo at ang buhay na walang hanggan na inyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon, baguhin po ang aming karakter, baguhin ang aming pong buhay. At patuloy po nawa kaming humingi ng kapatawaran sa inyo, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kaya patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulat at pagkakasala sa inyo pong harapan. Panginoon, nais po naming magbago. Nais po naming baguhin ang buhay na ito mula sa pamumuhay po na banal na pamumuhay. Nais po namin kayo makasama, Panginoon. Nais po namin na kayo po ang siyang amin pong paglilingkuran at wala na pong iba. Kaya, Panginoon, sa umagang ito ay aming isinusuko ang aming mga sarili. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa inyo. Sa aming minsang pagmamahal sa libutan na ito, Panginoon, na nakalimutan na namin na ang tunay naming bibigyan ng pansin, walang iba kundi kayo na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At iwan na namin, Panginoon, ang aming pamumuhay sa sanlibutan na ito, pamumuhay na makasalanang pamumuhay. Kaya, Panginoon, patnubayan niyo po kami. Dalangin po namin na kayo po palagi, Panginoon, ang manguna sa aming pong buhay. Kayo po palagi ang manguna sa amin, Panginoon. Maging kayo po ang aming sandalan sa lahat ng pagkakataon sa buhay po namin. Kaya nga po, Panginoon, sa sobra po naming pagtitiwala sa inyo, at kahit kailan, Panginoon, magtitiwala kami sa inyo, Panginoon, anumang mangyari. Nais po naming idulog, Panginoon, ang aming po mga panalangin sa umagang ito. Ang aming po mga prayer request, Panginoon. Nais po naming ipanalangin, Panginoon, si Sister Johnny Pedraza. Pinapanalangin po niya ang kanyang buong sambahayan, Panginoon, na magkaroon po ng katahimikan at ingatan po sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Pagpalain niyo po ang pamilya ni Sister Shioni at ang kanyang buong sambahayan. Panginoon, sinasama ko rin po sa panalangin si Rodrigo Isidro sa kanyang sakit na diabetes. Panginoon, umakyat na po ang manas sa kanyang tiyan. Dalangin po namin, Panginoon, na siya po inyong pagalingin. Kayo po ang Diyos na makapagpapagaling sa kanya at kayo din po ang Diyos na inaasahan ng Isidro family na makapagbibigay kagalingan, Panginoon, sa nila pong mahal sa buhay. Pagalingin niyo po si Rodrigo Isidro, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po ang pamilya ni Brother Noel Vincent Idar. Lalo tigit, Panginoon, yung kanyang father, si Vicente Idar, Panginoon. Inyo po siyang pagalingin sa kanyang karamdaman, Panginoon, at tuluyan pong lumakas ang kanyang pangatawan. Pagpalain din po ang Idar family. Pinapanalangin din po ni Tita Agnes Santos na matapos na po ang COVID sa buong mundo, Lord. Kayo lang pong inaasahan po namin na makapagtatapos nito sa mga pandemic na dumaan sa buhay po namin, Panginoon. Maraming mga Pilipino ang nagugutom na, Panginoon. Maraming pamilya ang nawalan na po ng kanilang mahal sa buhay. I-comfort niyo po sila, Panginoon. Maawa po kayo sa kanila. At maging maayos po ang kanilang pamumuhay, Panginoon, sa kabila ng pandemic na ito. Pinapanalangin ko rin po ang kaibigan ni Brother Dexter, si Jerome, na makarecover po sa pagkawala ng kanyang asawa. Panginoon, mahirap po ang sitwasyon ni Brother Jerome. Inyo po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, na kanya mapanagumpayan ang kanyang pagsubok sa buhay po niya. Pinapanalangin din po namin si Anthony Robiego
na sana magkaroon po siya ng kidney donor, Panginoon. Sa madaling panahon ay maging maayos na po ang kalagayan ni Brother Anthony Robiego. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, pagalingin niyo po siya at makahanap na po sila ng kidney donor. Patuloy ko din pinapanalangin, Panginoon, ang family ni Brother Jun Olgina. Patuloy po nawang ibusan nilang pagpapala at pag-iingat, Panginoon. Ilayo sila sa anumang klase ng karamdaman, lalo tigit sa COVID-19. Pinapanalangin ko rin din po, Panginoon, si ang mga relatives ni Tita Florence, sila John, Mildred, Rafanan and family, Ruben and Esme Bautista, Nilsson, Rhoda and family, Chris and Robbie Mahel, and po sa kanya din pong pamilya, Panginoon, kay Tita Florence. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at maging maayos po ang kanilang karamdaman. Kung may karamdaman man sila, ay inyo po silang pagalingin at pagpalain po sila sa pang-araw-araw at bigyan po sila ng proteksyon, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po ang buong sambahayan ni Taki Mindao sa kanilang pagsubok sa pamilya po nila ngayon sa pagkawala ng kanyang mother-in-law na pumanaw po nung Sunday. Palakasin po, Panginoon, ang pamilya po nila. Ang kanila po, ang banal na espiritu po ang magbigay ng kalakasan po sa kanilang buong sambahayan, Panginoon, at makarecover po sila sa ganitong sitwasyon. Pagpalain niyo po ang Mindao family at proteksyonan sila sa anumang klase ng karamdaman at pagpapalain sila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Panginoon, pinapanalangin ko rin po ang patuloy na pagtuturo ni Sir Winfred Hilao at ang kanyang mga klase. Kanya po mga estudyante, patuloy niyo pong pagpalain at maging maayos po ang lahat ng kanilang pong mga pag-aaralan at mga isasubmit ng mga requirements. Panginoon, pinapanalangin ko rin po ang sambahayan ni Brother Bert Caliw-Caliw. Panginoon, pumanaw din po ang kanyang mahal na anak. Lord, kami po ay lubos na nakikiramay sa nilang pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, na palakasin po ang loob ng pamilya. Sa pamagitan po ng Banal Espiritu, Panginoon, malalampasan din po nila ang sitwasyon pong ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong sambahay ni Brother Bert Caliw-Caliw at ilayo sa nasa namang klase ng kapahamakan na natigit sa karamdaman na COVID, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po ang Malabrigo family, si Nanay Evie, Tatay Leo, Lola Ellie. Inyo po silang pagpalain, Panginoon, at bigyan pa ng kalakasan sa kanilang katawan at kagalingan, Panginoon, sa kanilang karamdaman. Pinapanalangin ko rin po si Sister Irene Santillan sa kanyang trabaho, maging maayos po ang kanyang kalusugan. Pinapanalangin ko rin po si Kuya Johnny, Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan. Bigyan po siya ng patnubay ninyo, Panginoon, at ilayo sa anumang klase ng sakit. Maging maayos din po ang kanyang trabaho sa ibang bansa. Pinapanalangin ko din po si Nanay Mercy Canlas at ang kanyang sambahayan. Patuloy po ninyo silang patnubayan, Panginoon, at palakasin ang buong sambahayan. Maging maayos po ang pamilya at ilayo sa anumang klase ng kapahamakan. At pinapanalangin ko rin, Panginoon, ang aming po mga Bible student, sila Brother Dexter at Nanay Evelyn at Brother Castillo. Sila po nawa, Panginoon, ay makaunawa ng lubos sa inyong mga salita. Kayo po, Panginoon, ang inaasahan po nila na magbibigay sa nila ng pangunawa, Panginoon, sa lahat ng bagay na kailangan po nilang magawa, Panginoon, o maunawaan. Kaya nga po, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. At sa lahat po ng aming mga viewers sa umagang ito, Panginoon, maari po ba na inyong pong buksan ang inyong kalangitan at ibuhos po sa bawat isa, Panginoon, ang inyong pagpapala at ang inyong proteksyon sa karamdaman. Kaya nga po, Panginoon, ang lahat ng ito ay amin ang ipinagkakatiwala sa inyo na inyo na pong diringgin ang aming dalangin, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihiling alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Maraming maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagtutok sa programa po natin sa umagang ito. Ako po muli ang inyong lingkod, Jeben Junio. At kasama ko po sa technical si Sir Lenny Mangubat. Ito po ang programa ng Light in the Dark Ministry, Pauwi na sa Langit. Dalangin po ng inyong lingkod, sumagana nawa ang pagpapala sa inyo ng Diyos ngayon at magpakailanman.